Dito yung welding rod na ginagawa ko, pinipitpit. Ang gagawin mo lang dito ay ito, pipitpitin natin. Ganyan o. Pag napitpit na natin siya ng martilyo, magiging ganito na siya, kalapad. Yan o. Pag ganito na kalapad, okay na yan. Tapos ito naman, pipitpitin din natin yung dulo. Tapos aanuhin natin dito ng lagaring bakal, yan. Para ito yung magiging sima niya, ganyan. O yan o mga kanter o. Malapad na siya. Ganun lang mga kanter, kailangan tsagaan lang natin pukpukin siya sa ng martilyo para lumapad yung welding rod. Yan o. Yan, ganyan kalapad, okay na ito mga kanter. Katulad itong isa o, yan o. Yan. Bali, puputulan ko siya dito. Tapos pipit-pitin ko. Yan o, yan mga kanter o. Pag napitpitan natin siya ng paganyan, patiko na siya paganyan, ito naman yung, yan o, lalagariin natin dito ng lagaring bakal para makakuha tayo ng sima. Yan mga kanter, naipit na natin siya ng vice grip. Kailangan may ano din tayo, may gamit din tayo vice grip kung gumagawa tayo ng ganito. Yan, anihin natin siya dito ng lagaring bakal. Para makuha natin yung sima, gagawa tayo ng sima. Yan lang mga kanter o. Lagariin lang natin sa paganyan. Hindi na matalimula ng talas yan. Lagaring bakal ko. Kanter o. Nakikita nyo yan o. Mayroon na siya. Dito natin yung tanin natin siya dito ng kikil. Ninipisan siya. Hanggang sa umiksakto na yung laki niya. Pwede makakagawa na tayo ng hook. Yun lang mga kanter. Ayan. Ayan ang mga kanter, ang ginagawa ko palang pagbutas dito ay yung ginagamit kong pako yung ano itong concrete nail. Ayan o. Ayan. Tapos aanuhin mo lang siya ng concrete nail. Ayan o. Ganyan. Pagka naano mo na yung kabila, aanuhin lang natin ng kikil. Ayan o. Para mawala yung matanggal yung
yung pag ano ng pako para mabutasan siya ng maigi. Ano, bigyan niya nilo natin yan. Oh, yan, oh, may butas na siya. Oh, yan. Tapos pag napinis na ito ng ano ng kikil, kikikilin natin ito, lilinisan ito yan, pati yung kanto na to yan, oh, tatanggalin yan para gumanda yung korte niya yan. Tapos lalagyan na lang natin dito ng kwan mamaya. Okay. Yan mga kantero. May korting kwan siya, korting siman na siya yan. Tingnan yung mga korting. Mamaya may pag napinish ko na ito, babalag korting ko na ito. Ayan o mga kantir, ganyan nila natin ang kikil para yung pinagpupukan ay malinis yung tingnan, matanggal yung mga kwan, yung mga yung pinagpupukan ng martilyo. Ayan o yung kabila, o ayan yung kabila. Pagkatapos natin siyang makikil yan, itong kanto na ito yan, ito kasi matalas yan, no, matalas. Anhin lang natin siya dito sa itong gamit kong karborandong, ginaganyan ko lang siya, oh, para mawala yung kanto niya kasi masyadong matalas, baka masigatan yung kamay natin. Kailangan ano natin siya sa karborandong. Ayan, o, oh, okay, maano na siya, pantay na siya, o, oh, nawala na yung lubak-lubak niya. Ano lang mga kante. At saka doon sa doon sa gustong gumawa nito, kung wala kayong halimbawa, wala kayong grinder, kasi yung iba, yung mga magagaling gumawa ng ganito doon sa amin sa Lugbon, ay kompleto sila sa gamit. May mga grinder sila na ginagamit silang grinder, kaya mabilis silang makarami ng gawa na ganito. May mga magagaling gumawa doon, mabilis silang gumawa. Sa isang araw nakakagawa sila ng 5 pirasong ganito. Sa isang araw, ay ako ang kaya ko mga 2 lang sa isang araw. Ayun, ito pa yung isa, hindi ko pa na finish yan. Ayun, ito pagkatapos ko itong malinis yan, o, yung pinakasima ibibind ko na lang yan pa ganyan para magkorte siyang hook. Okay. Ayan o mga kantero. Napinis na ano ko na siya. Napinis ko na yung kanto. Ayan. Bale ito, ibibind ko na siya lang para magkaroon na tayo ng hook. Yan o, ganyan lang mga kantero. Dandahan lang ang bag. Yan. Medyo matigas. Pero kaya-kaya siya mga kantero. Ito, ititiko lang natin siya ng gustong pag ganyan, o. Yan. Ayan o mga kantel, o. O, ayan o. Ayos mga kantel. Tapos ito pala, ito yung pag-bin natin ng ganito, ito ito yung bin na yan, pupukpukin lang natin yan dito, pipipitin natin ito. Ito yung magpapatibay sa kanya para hindi siya maunat kung kainin siya ng isda. Pwede nalaparin lang dito, pipit-pitin. Ipupukpukin lang natin sa dito. Oh. Sa... Ito lang, ayusin ko muna. Pupukpukin lang natin sa ito, yung ganyan. Oh. Yan.
para lumapat ito, yun ang magbibigay sa kanya ng tibay, yung dito yung pagpipis sa kanto. Yan mga kantor, okay na oh. Yan ako nakikita nyo oh. Yan. Ayos mga kantir o. O yan o. Biro na tayong wirik. Abale ito, anin ko lang siya dito ng kikil din para magkorte siyang parang bunganga. Ayan mga kantir o, ganito lang o. Lumalago na yung mata ko. Hindi ko na matano masyado. Hindi kasi ako nakakabili ng salamin kasi ayaw ko pang gumamit ng salamin. Baka lalong lumabo yung mata ko. Kaya hanggat nakikita ko pa siya, eh, kasagain ko na lang siya. Lang. Yan mga kantero. Ganun lang mga kantir ang ano, kailangan lang mga kantir pag gumagawa tayo ng ganito ay focus lang tayo sa ginagawa natin para maganda yung resulta ng ating brick. Kuha natin yung tamang kwan. Oh, ayan oh mga kantir oh. Ayan oh. Meron na siyang bunga. Yung bali lalagyan ko na lang siya dito din ng design. Yung gilid niya para maganda tingnan. Ayan. Ayan. Kailangan ikilin na natin sa mga kantir yung pinukpukan. Pag pinukpuk yung pinukpukan ng martilyo, kailangan natin siyang kikilin para mawala yung lubak-lubak sa pagpukpuk ng martilyo. Kaya kailangan natin siyang padaanan ng kikil. Ayan. Para makinis siya. Makinis at kumintab yung hook. Tapos gaganyan na natin yung kanto niya. Yan mga kantero, lalagyan natin siya ng design. Parang yung kwan siya, may palikpik. Yan mga kantero, may design na siya. Bali ito, aanuhin natin siya ng liha na 120, gagamitan siya natin ng 120 na liha, yung number 120 na liha yan. Pagkatapos nun maliha natin, matanggal yung mga gas-gas niya, ang gagamitin nating liha na pang-finish sa kanya ay 1000 yung size ng liha. Para makintab na makintab siya, you know.
pipinisin ko na lang ito mga kanter, lihan na lang ang kailangan dito para finish na siya. Yan o. Ayan mga kanter, inililiha ko na siya sa 1000 itong pang-finish na. Naliha ko na siya dito kanina itong isa. 120 ang size, ang number ng liha na ito. Ito naman 1000. Bali, last, kumbaga sa pintura, last coating. Ayan. Ito na yung kanyang pinaka-finish na pagliha para kubintabi siya. Yan ang mga kanter, oh. Bintab na siya. Ayos mga kantir, meron na tayong brick, finish na yan o, oh. Yan yung kanya no, oh. Yung design nyo, oh. Parang isda talaga no, oh. Mga kantir, oh. Kintab niya. Okay, yan mga kantir yung bago kong gawa mga kantir. Kaya kong gawin na ganito ay 2 piraso lang sa isang araw. Eh mahirap kasi isa gawin mga kantir. Dahil sa pagpukpok pa lang ilang oras na kagad yung gugugulin mong oras bago mo siya mapalapad sa pagpukpok. Pero sulit naman mga kantir pag natapos siya. Yun o. Ayan yung hook niya. Ayan ang hook niya mga kanter. Ayan. Ito naman yung isa. Yung hook. Ayan. Ayan o. Mga kantir. We'll be right back.